Habang nagpapatuloy ang El Nino kasabay ng papasok na tag-init, sinisikap ng water concessionaires na maghanap ng ibang pagkukunan ng tubig, lalo pat patuloy rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na pangunahin nilang source nito. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Ligo ang itinapat ni Susan sa kanyang dalawang apo na panay ang reklamo sa init ng panahon. Sobrang init po, parang nasa Saudi kami. Kaya kailangan maligo yung mga bata 3 times a day talaga. Kaya walang tipid-tipid sa tubig kahit gaano kalaki yung bill namin. Ngayong umiiral ang El Nino at paparating ang summer season, pansin ng Maynilad at Manila Water ang unti-unting pagtaas ng demand sa tubig. 90% ng tubig na isinusupply ng dalawang konsesyonaryo sa kanilang mga customer ay galing sa Angat Dam. Mula 214 meters bago matapos ang 2023, umabot na ngayong araw sa 209 meters ang level ng Angat Dam. Nasa 18 centimeters per day yung pagbaba niya. Kasi nga po is wala nga po talagang pag-uulan sa ating mga watershed. Dahan-dahan po siyang bababa hanggang May or June of the year. Ang iniiwasan natin pa ngayon ay yung drastic po ano, na pagbaba po niya at para hindi po natin ma-hit po yung 180 meters pagdating ng El Nino. Kung sisirit ang demand sa tubig at walang pag-ulan, posible anilang mapabilis ang pagbaba ng tubig sa dam. Karaniwang binabawasan ang alokasyon ng tubig sa mga konsesyonaryo tuwing umaabot sa 180 meters ang Angat water level. As much as possible, yun din po yung utos sa atin ng Pangulo na wala po matinding interruption po sa ating mga customers. Sinisikap na anila ng Maynilad at Manila Water na kumuha ng tubig na hindi galing sa Angat Dam para makapagbigay ng sapat na supply ng tubig sa panahon ng El Nino. Isa ang Poblacion Water Treatment Plant na ito sa mga proyekto ng Maynilad para makapagbigay ng karagdagang patubig sa kanilang mga customer ngayong panahon ng El Nino. Imbes na sa Angat Dam, galing sa Laguna Lake ang tubig na nililinis rito na kayang makapagsupply sa halos 1 milyong consumer sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Target itong makumpleto sa Marso kung kailan inaasahan ang patuloy na pag-iral ng El Nino. Kumukuha rin ng dagdag na supply ang Maynilad sa maliliit na planta at deep well. Pero ang tanong, sapat kaya ito para maiwasan ang water service interruptions? So yung aming mga plano naman na nilatag for additional supply augmentation ano, ay pinlano namin ito base dun sa mga projected demand ng customers. Mahirap kasi i-project yun. But then again, as much as we could, pine-prepare naman namin yung available water supply sa aming system para maiwasan natin yung service interruption doon sa mga customers. Pero kung talagang on the extreme condition na mahihigitan pa ng demand yung ating available supply, sabi nga natin yung service interruption ay should be the last option na gagawin namin to address itong impact ng El Nino sa ating water supply system. Kumukuha naman ang karagdagang tubig mula Tayabasan River ang Manila Water at kinukumpleto na ang Calawis Water Supply System Project. Nagbibigay ito ng 20 million liters kada araw at posible pang umakyat sa 80 MLD sa oras na matapos. Maseserbisyohan ng planta ang libu-libong kabahayan sa Antipolo City at kalapit na lugar. Posible ring itaas ng Manila Water ang nililinis sa Cardona Treatment Plant na galing naman ang raw water sa gitnang bahagi ng Rizal. Lahat ng mga proyektong ito, kumbaga nakahanda na, no, so that pag nag-intensify yung El Nino, pwede nating i-maximize lahat nitong mga supply sources na ito para matugunan. Kung makumpleto na at ma-maximize natin yung lahat ng mga projects na ito, siguro tinataya natin na around 15% to 20% ay magiging less dependent tayo from Angat. Sa ngayon, tiwala ang MWSS na sapat ang supply ng tubig at walang dahilan para magkaroon ng water service interruptions. Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.